Tama ang sabi ng mga manggagawa. Malaki daw ang naibigay na pera ni Mr. Tan. Doon sa judge. Gagawin natin patas ang laban nila. Pupunta tayo sa paprika. Sa susunod, ayusin nyo ang trabaho nyo. Ano bang gusto nyo, ha? Sa susunod nga, bang kayo nakalagay dito sa dyaryo? Paano pag nalaman ni Tiago, tuyari tayo? Hindi malalaman ni Tiago yan kasi hindi ka naman magsasabi. Marami pang ibang paraan para makapagawa. Kung yun ang paraan na pinili ni Tiago, sa kanya lang yun. Hindi mo yung kailangan gayahin. Asa na si Tiago? Maghintay ka lang. Pero nangako ka! Ano yun? Para tumahimik lang ako? Baka naman gusto mong wala lumusot sa mga negosyo mo. Tiago, lumunod ka. Huwag ko mahihay. Akala ko ba hawak mo itong lugar na to? Asan yung protection ko? Sorry, Mr. Chan. Huwag ko kayong mag-alala. Huhuli na nagdag na ako sa inyo. Mababawi yun ang pera nyo. Dapat lang! Dahil yun din ang gagamitin ko pambili ng lupa ko dito sa inyo. At pag di natuloy ang pagbili ko ng lupa ko dito, uurong ko lahat ng suporta ko sa'yo. Magandang umaga po. Babayaran na po namin mga lupa namin. Sige po. Sige po. Kayo. Pasok. Salamat po. Patawarin niyo po ako dahil ako'y nakasala. Tiago. Tiago, alam kong ginawa mo. Bakit pa pinagnakawan yung negosyanteng yung check? Sinisiguro ko lang na hindi mawawala ng tahanan mga kapamilya ang dinayan nila Vincent. Yun lang yun. Ba't si Vincent pa yung binabangga mo? Gusto mo ba talaga makatulong sa tao o paghigantihan siya? Kung paghihiganti lang habol ko, dapat matagal ko nang sinugod si Vincent. Lahat naman ng gusto ni Mr. Jan ibinigay ko na eh. Ginipit ko na ang bangko para makuha niya yung lupang gusto niya. Pinabilis ko pa takbo ng mapeles ng kanyang pabrika. Kung alam ko lang na mananakawan siya, isa na pinabantayan ko bahay niya. Huwag ka nang mamiloso po! Pumayag siyang suportahan ka pa din kapalit ng isang malaking proyekto para makuha ang pera niya. Paano yung iba pang financier? Dalawa tayong maharap sa kanila. Kailangan natin silang kumisin na hindi na mauulit ang nangyari kay Mr. Chan. Kailangan maging kampante sila na tayo pa rin ang nagkahari dito. Nag-iisahin ko mga backers niya. Pero nila nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya. At oras mawala yun, hindi na siya makatakbong gobernador. At mawawala siya sa posisyon pagsamantala ng lugar natin, Kuya Baste. Tiago. Tiago. Sana ako kayo madami dito. Pero kailangan ko kayo. Kabisado na yung lugar natin. Teritoryo din namin ng Cavite. Susundan natin ang kilos ni Vince. Kailangan natin malamit kung sino-sino makasumusuporta sa kanya. Kung kanino siya kumukuha ng pera. Kapalit ang proteksyon at pabor. Para sa mga ligang na bagay na ginagawa nila. Sila ang bumubuhay sa mga katulad ni Vincent. Sisirain natin ang pangalan ni Vincent sa kanila. Kung wala sila, wala si Vincent. Sino to? Siya si Red Kapulong. Mukhang malinis siya, Tiago. Ang dami namin na pagtanungan, pero pangalan lang ang nakuha namin impormasyon sa kanya. Huwag mo siyang titigilan. Kadikit ni Vincent yan. Hindi yan malinis. Martin! Nami-miss mo si Tiago, no? Oh, hindi oh! Kaya ka nagkakaganyan kasi gumana yung lobo para sa kanya. Nung kinuha niya ako, galit ako sa kanya. Para sa akin, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Pero, hindi na ganun tingin ko sa kanya. Bakit? Ano na nga ba tingin mo sa kanya? Ewan! Pero, parang hindi pala siya masamang tao. Marami siyang tinutulungan. Tsaka, parang mag-aang dito po sa kanya. Ang tawag dyan ay lukso ng dugo. Ate Norma, siya ba talaga ang tunay kong tatay? Alam mo sa mga panahon na hindi ka sigurado kung ano ang dapat mong paniwalaan, siguro dapat dito ka makinig. Sino ka? Akin ang pera. Akin na! Maraming salamat. Kung ayaw mo makita kami ulit, tigilin mo na ang pagpapatakpo ng wedding. Tigilin mo na ang pagsasabot alas mga manghihirap!
Naiintindihan mo? Itali niyan! Kailangan na tumahap ng kapalit para sa mga umurong na backers. Wala kang makukuhang iba, Mayor. Hanggang sa maayos natin ang nasira nating reputasyon. At mangyayari lang yan kapag nahuli na natin ang mga magnanakaw. At kung sino man sila, planado lahat ng kinikilos nila laban sa'yo. Ako? Ako ba ang dahilan? Oo! Ikaw, hindi nagkataong mga package mo tinitira nila. Ikaw ang gusto nilang sirain. Ah, dito na ako sa taas, dito na ako sa taas. Boss! Ano nangyari sa'yo, boss? Pinasok tayo! Habulin niyo, kinuha ang pera ko! Pinasok tayo, pinasok tayo! Ano? Pinasok tayo! Biske! Aganda ako! Sa simbahan. Uy, kain na, pwede na to. Uy! Ano ba, pare? Ay, hindi ka naman nagdaan-daan eh. Lahat tayo, pagod, no? Ano to? Saan galing to? Ginupit mo? Max, hindi tayo nagnanako para sa mga sarili natin. Lahat ibibigay natin sa mga nangangailangan. Tayo, hindi ba tayo nangangailangan? Nakaw tayo ng nakaw, wala naman tayong napapala sa mga nakukuha natin. Ilang beses ko nang tinaya ang buhay ko sa mga lakad mo. Para saan? Para dito? Sa Delata? Eh, alam mo ang pakay ko sa grupo natin, di ba?
Kung ayaw mo, umalis ka na. Sige. Alis ako. Pero dadaling ko yung perang pinaghirapan ko. Makarapat na sa pera ito. Ang sabi ko, takot na yan! Ikaw ang nag-umpisa. Hindi ako magtatapos. Sargo, tama na! Tama na yan! Tumigil na nga kayong dalawa! Umalis ka na! Martin! Norma! Norma! Martin! Tiago? Ba't ang tagal mo, Tiago? Akala ko hindi ka nadarating. Kanina pa ako nag-warm up dito eh. Akala ko tumakas ka eh. Nakabawi! 2-0 na tayo eh! Hindi pwede yun! Tatalunin na kita! O ano kayong dalawa? Magdadaldalan na lang ba kayo o magkakarera? Magkakarera! O sige, ang unang makarating sa bahay, panalo! Gabe! Takbo! Aba, aba, aba! Marunan na dumiskarte ah! Hoy! Ito ang paminap kita. Ito ang agimat ko. Weh, nililoko mo naman ako eh. Di naman totoo ang agimat eh. Totoo to. At dahil dito, hindi ako tinatablan ng bahala at patalim. Weh, hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Malaking responsibilidad ang paghawak ng agiman. At dapat, ang kapangyarihan nito ay ginagamit ng para sa kabutihan. Tandaan mo yan. At balang araw, papasa ko ito sa'yo. Papasa mo sa akin? Oo. Anak kita, pero ipangako mo muna sa akin na gagamitin mo lang ito para sa kabutihan. Talaga si Martin? May pag-uusapan pa tayo, diba? Ano meron? Kung bakit mo kayo nalikan? Kailangan pa bang tanungin yun? Mahal kita. Hindi ko yata kayang maniwala dyan, Tiago. Mahal mo pa si Cornelia, diba? Akala ko hindi ko na kaya magmahal ulit hanggang sa dumating ka. Salamat. Para saan? Dahil mahal mo din ako. Mas sinabi pa akong ganun? Para saan ba yung halik mo? Para sa pagbalik mo, may pag-uusapan tayo ulit. Alam ko mahal mo din ako. Sakaling bumalik si Max dito, huwag din siyang pagkakatiwalaan. Wala na siya sa grupo namin. Huwag ka mag-alala, Tiago. Alam ng buong bayan na trinidor ka ni Max. Hindi nila hahayaan na makatapak siya ulit dito. Halika. Huwag mong kakalimutan ang sekreto natin. Oo, usapan lalaki. Bye!
Sige, anak. Kailangan ko nang umalis. Pero babalik ako. Tatay ng anak mo. Akaala ko, hindi naman nangyayari sa akin yun eh. Ay, nako anak. Masaya ako para sa'yo. Isipin mo, kinikilala ka ng ama ng iyong anak. Siguro naman, pwede na rin niya akong kilalaning lola. Ilang beses na kita pinagkasabihan, Tiago, na mas dapat mong kalimutan na yung pagnanakaw mo. Pagtulong. Kung ano mo yung ginagawa mo, mahal ka na ng bata. Kapag napahama ka, masasaktan yun. Baste, tama na. Bihira nating makita si Tiago. Huwag na kayong magtalo. Opo na eh. Nang, tama ko si Kuya Baste. Pinag-iisipan ko na rin pagbabagong buhay. Eh ngayon, hindi na ako mag-isa. Andiyan na yung anak ko. Andiyan na si Norma. Eh, siguro ito yung pinapangarap kong pamilya nun. Na makukuha ko na sa wakas. Yan ang sinasabi ko. Ibig sabihin, mananahimik ka na. Ititigil mo na yan. Oo. Oh. Balang araw. Jesus. Tatapusin ko muna ang laban ko kay Vincent. Dahil balang araw, ibabalik ko dito yung anak ko. Dito ko naman magbubuo ng pamilya ni Norma. Eh, ang gusto ko, datnan nila ang isang bagong Cavite. Yung Cavite na pinapangarap ni na tatay at Mia Moriano. Hindi yung isang Cavite na hawak na madumi kamay ni Vincent. Ito mga tauhan niya. Siya ang nagpapatakbo ng prostitusyon dito sa Cavite. Siya ang susunod nating kalaban. Ang lakas ng loob mong pumunta dito eh, no? Eh, kung ipakulong kita ngayon? Ako, papakulong mo? Hindi mo gagawin yan, Mayor. Kung gusto mong mahuli si Tiago. Sige, makikinig ako. Ito ang pera ng amo niyo. Pakuwalan niyo sila. Ikaw ang buko! Buti butas ng mga kasamaan mo! Sige, sasama ko sa inyo. Pare, malaking gantipala to. Buti pala sinundan ko kayo, kundi napahamak na kayo. Tiago, gusto ko sanang bumalik ulit sa grupo. Sige, papayag ako. Basta huwag ka namang uupit. Pasensya na dun. Pag-isip-isip ko nga na mas importante yung ginagawa natin pagtulong sa mga tao kaysa sa sarili kong kapakanan. Pasok ka na. Pero sa oras na mauli kita, hindi lang gulping aabutin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Malinaw, Tiago. Ayos pala eh. E di, kumpleto na lang itang Tiago Rocket Gang. Sa pangdahilan, kaya ako bumalik. May nakuha akong impormasyon tungkol sa kasamahan ni Vincent. Si Red Capulong. Ano yun? Bali, wala pala ang lahat ng mga ninakawan natin kumpara kay Red. Siyang pinakamayaman at pinakamalakas na backer ni Vincent. Kay Red nang gagaling lahat ng koneksyon ni Vincent.
Sir. Gising na. Gising na. Ito bang hinahanap mo? Kailangan kita makausap. Huwag kang sisigaw, ha? Magugulatin pa naman ako. Bago matapon itong kape niyo. Tiago? Tiago Akyat? Anong kailangan mo sa akin? Kung pera ang kailangan mo, wala kang makukuha sa akin. Kung gaganti ka dahil ikinulong kita, ginawa ko lang ang trabaho ko. Sir, kung gagawin ko yun, ba't pa ako nagtipto ng kape para sa inyo? Sir, bata pa lang kilala niyo ako. Makulit ako. Loko-loko. Pero hindi ako mamamatay tao. Hindi kita sasaktan. Gusto lang kita makausap. Sana maniwala kayo sa akin. Mahirap maniwala sa isang kriminal. Si Vincent ang dahilan kung ba't ako nakulong. Siya din ang dahilan kung ba't ako bumalik. Alam natin pareho madumi siyang mayor. Sir, kaibigan yung mga magulang ko. Alam niyo kung paano nila ako pinalaki. Andun kayo nang namatay sila. At itong ginagawa ko para sa naiwan nilang alaala. Sir, itupad natin mga pangarap nila. Magtulungan tayo para ibalik ang dating Cavite. Ano may tutulong ko? Sabihin mo sa akin kung anong alam mo tungkol kay Red Capullo. Malinis siyang gumawa. Bantay-sarado siya ng mga abogado niya kaya malinis ang pangalan niya. Na kahit siya ang pinaghihinalaan namin na siya ang mastermind ng sindikato dito sa Cavite at sa iba pang probinsya. Si Vincent, isa lang yan sa politikong hawak niya. Tama si Max. Si Red Capullo ang susunod dati kalaban. Hawak niya si Vincent sa liig. Siya nagpapatakbo ng lahat. Hindi ba masyadong delikado kung si Red ang babanggay natin? Manakaw na lang tayo ng mga backers niya. Mas marami pa tayo natutulungan. Mas pinahihirapan pa natin ang pagtakbo niya bilang gobernador. Masasayang ang pagod natin. Kahit maalis si Vincent sa posisyon niya, gagamitin ni Red ng kapangyarihan para humarap ng kapalit. Ang kailangan natin gawin ay pabagsakin si Red. Para makalaya na ang Cavite. Paniwala mo siya? Opo. Si Red na nga ang susunod na target ni Tiago. Sige. Balita mo lang ako. Sige. Manda ka na, Tiago. Sino ang kausap mo? Siniguro walang pula, walang pulis sa dadaanan ng delivery niyo, sir. Good. Very good. Hindi dapat maantala ang drogang yan. Nakapila na buyers ko. Asa kayo, sir. Masyado ka ba ang bata? Huwag tayong istorbo yung mga pulis niyan. Ano mo mag-aakalang may laman droga to, ha? Pare! Tao! Pare, patay na yata! Oo nga, pare! Oh! Oh!
hindi ka sana naging mahina. Matagal mo nang napabagsak si Tiago! Hindi ako dapat nadamay sa gulo nyo! Matagal na akong humihingi ng tulong sa inyo. Pero ang sabi nyo, hindi nyo problema si Tiago. Ngayon ako pa sinisisi nyo. Hindi lang ako kinakalaban ni Tiago. Pati ikaw. Huwag mo ako sagutin! Kinasagot mo ba ako eh! Ako! Ako ang masisira sa buyers! Hindi ikaw! Tanda mo to. Kapag hindi na ibalik sa akin ang droga, gagawa ako ng paraan para ikaw mismo magbayad sa akin. Uminahan ka, sir. Hindi tayo dapat masira ng Tiago na yan. Hello? Sikat ka pala, Mayor. Madali mo kuha ang number mo. Tiago? Hayop ka? Ang kapal na mukha kung tawagan ako? Huwag ka nang umangal, hayop ka. Hawak ko ang drogo ng bossing niyo. At touch ako. Malaking halaga nito. Pero dahil mabait ako, magbabalik ko po sa inyo. Sa murang halaga. Sige. Sasabihin ko sa kanya. Ano sabi? Ano sabi? 5 million. Kapalit ang droga mo. Tiago, sigurado ka ba dito? Kapag nakuha ni Red itong mga droga, hindi na tayo paalisin nun ng buhay. Alam ko na yun. Iaharapin ko siya mag-isa. Ano? Nasisiraan ka ba ng ulo? Gusto mo mamatay? Eh kung iagis ka na lang kaya namin dyan sa bitana. May plano ako. Hayop ka, Tiago! Kung hindi dahil dito, mabagkay na ang karapiway. Kaya lagi kong inuunang sarili ko sa mga operasyon. Alamin mo lahat ng kanilang plano. Tigit sa lahat, buhanin mo ang agimat niya para sa akin.